Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion and our today's precept in which we need to agree, believe, claim, and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Psalms 119:89, Tagalog ang Biblia. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. And in Amplified Version, Psalms 119:89, Forever, O Lord, your word is settled in heaven, stands firm as the heavens. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Psalms chapter 119 is unknown. Subalit, one thing for sure, he was one of the psalmists in the Bible. At ito po of course ay in-address sa ating Panginoon na ang wika po ng psalmista na magpakailanman, O Panginoon, ang sabi nga mga kapatid, firm as the heavens, your word is settled in heaven. Tandaan po natin, kaya sinasabi po, both in the Old Testament and New Testament, that all things will pass away, but the word of God remains forever because it was settled and it was established and it was written in heaven. So, the word of God that we have today is just only the copy of what was written in heaven. And again, sinasabi po ni salmista na ang iyong mga salita ay natatag magpakailanman sa kalangitan. Mga kapatid, tandaan po natin that we have many words of God na ating pong pinanghahawakan, ating inaangkin, ating sinasampalatayanan, ating tinatayuan, mga kapatid, because again, ang salita ng Diyos ay kailangan po natin itong sampalatayanan, kailangan sangayunan, kailangan angkining, kailangan tayuan, kailangan lakaran para po ito ay nagmamanifest sa ating mga buhay. Kaya maganda ang pagkasabi ng psalmist that the true word has been established in heaven forever as firm as heaven, brethren in Christ. Now, our today's perception entitled God's word that has been established in heaven. Let me repeat, God's word that has been established in heaven. What are the words of God na itatag o na established, brethren in Christ, sa kalangitan? These are some of the words of God in which we stand, in which we believe, and in which we claim, brethren in Christ. Our today's preaching, we are going to acronym the word welfare, W-E-L-F-A-R-E, brethren in Christ. Again, these are some of the words of God that has been established in heaven. First point, His word of wisdom stands firm forever. Yung kanyang word of wisdom, kaya di ba may naririnig tayong word of wisdom, e dito po ipinagkakalob ng Diyos of what things to do, lalo na kapag tayo ay may problema, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan. We need the word of wisdom from the Lord. And if we can recall, Jesus Christ Himself is the wisdom of God. Kaya pagka tayo ay mayroon pong Kristo sa ating mga puso, we have the full wisdom of God because He Himself, Jesus Christ, is the wisdom of God. Again, brethren in Christ, in every decision we make, we need the word of wisdom from the Lord. Dahil kapag hindi po tayo nanangan sa word of wisdom ng ating Panginoon, pwede po tayong mag-wonder, mag-strange, brethren in Christ, or
sabihin natin tayo ay maligaw sa buhay. So we need the word of wisdom dahil dito po natin naapag-aalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. And second point, His word of eternal truth is stands firm forever. Alam po natin naman na ang salita ng Diyos ang katotohanan. At ang katotohanan ay mananayuyan magpakailanman, firm as heaven, ang sabi nga po, mga kapatid. Kaya yung katotohanan ang mananaig, ang katotohanan ang maghahari, ang katotohanan pa rin, mga kapatid, ang mangyayari sa ating mga buhay. Dinidifferentiate nga po natin, mga kapatid, sa ang truth at saka yung fact. Diba? Sinasabi ng fact na tayo minsan ay may sakit, tayo ay may pangangailangan, at nandito tayo sa, sabihin natin, sa troubled world, and that is fact. Hindi natin maididenay ang fact, but we have to hold on sa truth. Ano yung truth? We have been prospered, we have been delivered, we have been healed. Brethren in Christ, we have been blessed. Ang ating paniwalaan, instead of believing the fact, brethren in Christ, let us believe the truth, because the truth of God will stand forever, brethren in Christ. Ang katotohanan ang nananaig, ang katotohanan ang nagahari, at ang katotohanan ang mangyayari sa ating mga buhay. Diba nga po, pagka ating pong elaborate ang katotohanan, we are God's beloved, tayo po ay minahal ng Diyos, tayo ay pinahalagahan ng Diyos, tayo, mga kapatid, ay sabihin natin niligtas ng Diyos. And that is the truth na kailangan natin panghawakan. And third point, His word of life stands forever. Naririnig natin sa Bible, and even Paul mentioned the word of life. Ang salita ng Diyos na ating pong pinagbubulay-bulayan tuwing umaga, ito po ay word of life. Kaya nga, di ba, sinasabi ng ating Panginoon, quoted from the book of Deuteronomy sa Matthew 4:4, na hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa salita po ng Diyos. So the word of God, brethren in Christ, ito po ay word of life na binabanggit po ni Apostle Paul, na kailangan po natin ito, mga kapatid, araw-araw pinagbubulayan, so that we can be strengthened, so that we can be established, so we can be firm, brethren in Christ. Mahalaga po ang salita ng Diyos para sa ating spiritual na buhay. Kaya nga sabi ko, for us to comprehend the spiritual things, we must look first the natural things. Kaya kita nyo po yung ating physical. 3 times a day natin finifeed for us to be maintained, at ma-maintain natin ang kalakasan, mga kapatid. Same thing sa spiritual natin. Kailangan finifeed natin ang ating spiritual na buhay para tayo ay malakas, para tayo ay matatag, mga kapatid, at para tayo makapagtagumpay sa buhay. Again, the word of God is the word of life, brethren in Christ. And of course, 4th point, His word of faith stands firm forever. Actually, mga kapatid, kapag ka ating pinanghawakan ang salita ng Diyos, ating tinayuan ang salita ng Diyos, ating inangkin ang salita ng Diyos, brethren in Christ, ay ito po ay pananampalataya. Kasi if you don't believe the word of God, you will not stand on it. Kaya standing on God's word and walking on God's word, brethren in Christ, meaning walking in faith. Kasi sumasampalataya tayo na mangyayari yan. Kaya His word of faith stands forever. At binanggit rin po yan ni Apostle Paul, yung word of faith, brethren in Christ. Kaya nga, there's nothing wrong in declaring positive things over our lives, brethren in Christ. Kasi ang iba hindi naniniwala ng deklarasyon. Sinasabi nga po ng Proverbs, life and death is in the power of our tongue. And then, ano ang gagawin natin, mga kapatid? Let us declare and declare and declare until something happen.
And that is word of faith, brethren in Christ. Declaration is a word of faith over our lives, brethren in Christ. And of course, fifth point, the word of affection stands firm forever. Ito po ang tinatawag natin na lingwahe ng pag-iibig. Tandaan po natin, God has the love language to each and every one of us. Kaya nga mayroong nga sinasabing love language, di ba? Yung time, gift, service, appreciation, quality time, so on and so forth. Brethren in Christ, same thing po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Siya po ay mayroong salita ng pag-ibig sa atin, mga kapatid. And that we call that the word of love or the word of affection. Lagi natin tandaan na ang sabi nga uli ng gospel according to Matthew sa chapter 4, brethren in Christ, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi nabubuhay din tayo sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ano ba ang lumalabas sa bibig ng Diyos? Kung nasa chapter 4 tayo, balik lang tayo sa chapter 3, sa baptism ng ating Panginoon Jesucristo. Anong sinabi ng Ama? Mga kapatid, yung tinig sa kalangitan, "This is my beloved Son whom I am well pleased." So ang lumalabas sa bibig ng Diyos ay ito po ay word of love, brethren in Christ. Na kapag nagkamali tayo, nagkulang tayo, nagkasala tayo, there is only one word we can hear from the mouth of God, and that is the word of love. At ang sasabihin niya, sa ating Panginoon Jesucristo, sasabihin niya, "This is my beloved son, this is my beloved daughter whom I am well pleased, brethren in Christ," because the love God the Father has given to His Son is the same love that He has given to each and every one of us. Again, His word of love or word of affection. And of course, brethren in Christ, sixth point, His word of redemption stands firm forever. Bakit may words of redemption? Of course, word for word, Percy, wala tayong mababasa ang word of redemption. Pero throughout the history, from the Old Testament up to New Testament, lagi pong may salita ang Diyos ng pagliligtas. Sa mga Israelita, may salita siya ng pagliligtas. Sa mga apostol, mayroon siyang mga salita ng pagliligtas. Di ba yung sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na doon pa lang po sa Old Testament, sabi ng Bible, "He will send out His angels, charge over them, para hindi man lamang masumpad ang kanilang mga paa sa batuhan at maging sa bagong tipan." Sinasabi ng Panginoon na "no one can snatch out from my hand," walang pwedeng makapag, "no one can snatch them from the hand of the Lord," sa mga apostles. So mga kapatid, there's a lot of word of redemption. Yung salita ng pagliligtas ay ginagawa po yan ng Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. And last point, brethren in Christ, seventh point, the word of eternal promises stands firm forever. Yan ang maganda, mga kapatid, ang mga salita ng pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya sinabi nga ni Apostle Paul, gaano mang kadami ang pangako ng Diyos, ang kanyang tugon ay oo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, mga kapatid. Kaya ang pangako ng Diyos ay laging oo, walang hindi, walang wait, brethren in Christ, kundi lahat ay yes. Pangako ng Diyos ang katagumpayan, pangako ng Diyos ang kalakasan, pangako ng Diyos ang kaligtasan, pangako ng Diyos ang katugunan, pangako ng Diyos ang kalusugan. There's a lot of promises in the Bible in which we can hold on, brethren in Christ. Kaya mayroong word of promises ang Panginoon. In fact, from Old Testament and New Testament, brethren in Christ, ito ay kino-cover up ng covenant ng Panginoon. May tinatawag na Old Testament, Old Covenant, Old Agreement. May tinatawag rin, mga kapatid, na New Covenant, New Testament, New Agreement. Kaya salamat sa Diyos, dahil
mga kapatid, ay tayo ay kanyang pinuno ng mga pangakong mga mabubuti, magaganda at maiinam. Kaya nga mga kapatid, itong new covenant where we were under brethren in Christ, ay ito po ay pinagtibay ng mga pangako ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag nating kalilimutan anuman ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay, kasi doon po tayo humuhugot ng pag-asa, doon tayo humuhugot ng lakas, doon tayo humuhugot mga kapatid ng panibagong sigla kapag tayo ay nakakaranas ng panlulupaypay, panlalamig o panghihina mga kapatid. Let us hold on to what He has promised to each and every one of us. To sum up of our today's preaching, we acronym the word welfare, W-E-L-F-A-R-E. First point, His word of wisdom stands firm forever. And second point, His word of eternal truth stands firm forever. And third point, His word of life stands firm forever. And fourth point, His word of faith stands firm forever. And fifth point, His word of affection or love stands firm forever. And sixth point, His word of redemption stands firm forever. And seventh point, last point, His word of eternal promise stands firm forever. And these are the acronym of the word welfare, wisdom, eternal truth, life, faith, affection, redemption, and eternal promises. These are all will stands firm forever, because these are all brethren in Christ are God's word. Kaya salamat sa Diyos, because His word has been established in heaven, and even the things will pass away, but the word of God will remain forever. And our today's promise, pangako ng Diyos na magpakailanman mananayo ang kanyang salita, sapagkat natatag ito sa sangkalangitan kahit nang di pa tayo nalilikha. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, pangako ng Diyos na magpakailanman mananayo ang kanyang salita, sapagkat natatag ito sa sangkalangitan kahit nang di pa tayo nalilikha. To God be all the glory. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. Once again, we thank you for your protection, dahil lagi po ninyo kami inililigtas sa mga sakit at karamdaman, disgrasya at kapahamakan, kasamaan at kasakunaan, maging sa mga plano at gawa ng kaaway. Salamat din po sa inyong provision sa araw-araw, dahil kami na iyong mga anak ay hinding-hindi po ninyo pinagkukulang. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us, Panginoon, at salamat sa aming mga buhay, dahil pinagpala nyo na po ang buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and financially. And the reason why you always blessed us for us to be a blessing to everyone. Kaya once again, this day kami na naman po ay excited para maging pagpapala sa mga tao. Una sa aming pamilya, pangalawa sa aming church na kinabibilangan. Magiging blessing kami sa mga pastors, mga leaders, mga workers, mga ministers, at maging sa mga members, Panginoon. Salamat din dahil kami na naman po ay magiging blessing din sa aming community, magiging mabuti kaming kapitbahay, magiging mabait kaming kaibigan, Panginoon. Salamat din dahil kami ay magiging blessing sa aming business, sa aming company, sa school, sa institution na aming kinabibilangan. Salamat God for me, you, because you made us vessels and channel of blessings to everyone. And whenever, Lord, right now, while they are hearing these words of prayer, kung sila po ay mayroong pangangailangan, mayroon sila mga prayers, mayroon sila mga kahilingan, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Dahil ang sabi ng iyong mga pangako, ano man ang aming hingin sa Ama, sa iyong pangalan, aming Panginoong Jesus, ay ninyo pong ipagkakalob lahat sa amin. Kaya Lord, salamat sa aming mga kapatid, dahil laging naglala ng oras at panahon para makipagbulay-bulay na iyong mga salita. Ano man ang kanilang prayer, kaligtasan man, kagalingan, kalakasan, kalusugan, katugunan,
kaginhawaang katagumpayang katiwasayan, kapayapaan at maging Panginoong kabuhayan. Whatever they are praying right now, I declare all in your name, Jesus, that everything will be granted unto them. Salamat, Panginoon, because we have your word, Lord, that has been established in heaven, that has been settled in heaven, that has been written in heaven, in which we stand, we believe, and we hold on, Jesus. At naniniwala kami na all of these words, Panginoon, yung word of wisdom, word of life, word of faith, word of promise, whatever, Lord, these are all your words, at lahat po ito ay magmamanifest, mangyayari sa aming mga buhay. Salamat, God. Salamat, Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. May God bless us all.